I always try to make his business hard, not his life. It's very valid. Yes. Yeah. Make his dick hard, not his life, so he will make your pussy wet, not your eyes. I know girls. Alam niyo na. Alam na this. Diba? Ika nga nila. Alam na this. Okay? Alam niyo na kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Well, actually, matagal na naman na alam ng mga kababaihan kung ano ang talagang dapat gawin sa mga lalaki para hindi masira o hindi maging magulo ang isang relasyon. Pero yun nga lang, dahil may feminism at may brainwashing sa society, ngayon, kung ano-ano tuloy ang mga natututunan ng mga kababaihan. Nandyan yung dapat siya yung authority, dapat co-pilot sila ng relationship, dapat sila ang nasusunod, dapat sila ang mas dominante, dapat nirerespeto sila ng lalaki katulad ng pangrespeto nila dun sa lalaki. Okay, kumbaga, ano nga, mag-co-pilot sila sa relationship. Napakaraming mga bagay na isinaksak sa utak ng mga kababaihan. Nandiyan pa yung sinasabi na hindi ninyo kailangan ng lalaki. Okay? Samantalang ang mga kababaihan ay ginawa o nilikha ng Diyos para sa lalaki. Okay? So, paano mangyayari na hindi nila kailangan ng lalaki? Okay? Well, shoutout na rin sa mga tao dyan na nagsasabi na ako daw ay isang religyosong tao, okay, which is actually not, okay? I'm not a religious person. Gaya ng itinuro ko sa inyo before, may mga brainwashing na ginagawa ang simbahan, okay? Kaya ako ay hindi maka-religion, okay? Pero ako ay maka-Diyos. Ako ay merong Diyos na sinusunod. At yun ay ang ating nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Okay, pero hindi ako religious na tao at hindi ako bias sa isang religion o anti sa kahit anong religion. Well, para sa akin, tama naman siguro yung mga ibang religion, okay? Pero yun nga lang, since nakikitaan ko ito ng mga hindi magagandang gawain, katulad na lang ng brainwashing o pagkampi sa iba't ibang mga institusyon para maisagawa nga yung pagpapasunod sa mga tao, ako ay hindi naging, yan ang mga reason kung bakit ako ay hindi religious, okay? Pero ako ay maka-Diyos, okay? So again, gaya nga sinabi ko, mga babae ay nilikha sa lalaki, so kailangan ng lalaki, yeah? Dahil para nga sumaya sila, dahil kung walang lalaki, walang mabubuntis sa kanila, kahit na sabihin pa natin na daanin nila ito sa siyensya at inject lang ito sa kanilang, 'di ba? Para sila ay mabuntis, okay? Still lalaki pa din ang kailangan nila. Okay, so alam na natin 'yan dito sa channel natin na yeah, God created world, pero men built this world. Okay, lahat pati mga establishment, mga gamit ng mga kababaihan, gamit ng mga kalalakihan, lalaki ang gumawa nito. Okay, so kailangan ng babae ng lalaki sa mundo. Kailangan nila ng batong masasandalan. Kailangan nila ng security. Kailangan nila ng provider. Pero hindi tayo yung mga yun. Okay? Hindi tayo magpo-provide sa kanila. Pero ang ibig sabihin ko, marami silang kailangan sa ating mga kalalakihan dahil nga ang babae ay nilikha dito sa mundo na ito para sa mga kalalakihan. Okay? Kumbaga, sila ang tagapagsilbi sa ating mga lalaki. Pero hindi lahat ng lalaki ay pagsisilbihan nila. Dahil para pagsilbihan ng isang babae, ang isang lalaki, dapat ay may value ito. Dapat ay worth it ito. At pwede natin i-connecta ngayon ito dun sa sinabi ng babae na yun sa video. Na kumbaga, mas maganda raw na to make his D hard. Okay, kaysa yung life niya ang gawing hard. Okay? Para nang sa gayon, ang mabasa daw sa kanya ay yung P niya. Okay? Hindi yung ano niya, hindi yung mata niya. Okay? Kumbaga, sinasabi niya na huwag kang maging pabigat. Okay? Instead, pag-aangin mo yung trabaho niya. Pasayahin mo siya. Kasi hindi naman literal yung sinabi. Well, pwede rin literal. Okay? Pwede rin literal. Pero dahil may ibang, o may pagka-artist ang utak ko, dahil nga isa nga ako artist,
nakikita ko na metaphor din siya para dun sa bagay na yun. O metaphor in life, kumbaga. Okay na, metaphor for life. Okay, yung ano niya, yung sinabi niya na yun. Kumbaga, pag-aangin mo yung buhay niya, huwag mong pabigatin. O kaya, suportahan mo siya o pasayahin mo siya instead. Okay, pasayahin mo siya instead na pabigatin mo yung buhay niya o gawin mong mahirap ang buhay niya at sumali ka dun sa ganun klao, gawin mo yung oras niya o bigyan mo siya ng problema o pasakitin mo yung ulo niya. Okay, para nang sa gayon, hindi kayo magkahiwalay o hindi siya maging problema sa'yo o hindi ka masaktan. Kaso nga, pag nawala naman yung sakit, at nawala naman yung problema o nawala yung turmoil, nawala yung drama, nawala yung emotional roller coaster. Okay, kapag nawala yan, yung pagpapalit ng emosyon niya from negative to positive, mababato naman yung babae. Pero tama yung sinabi niya, na dapat pag-aangin mo ang trabaho ng isang tao, isang lalaki, o pag-aangin mo yung buhay niya, o pasayahin mo yung buhay niya. Okay, huwag yung puro problema, yung sakit ka ng ulo, yung ayaw mong pagsilbihan yung lalaki mo, o selos ka ng selos, o sabihin natin instead na suportahan mo, sinisira mo yung yung pangarap niya o yung ambition niya, o sabihin na natin pabigat ka nga, nagaw mo yung oras niya, okay? O sabihin na natin isa ka pa sa kumukuha ng resources niya. Kumbaga, kung hindi nga ganun yung mga gagawin mo mga bagay, natural, mas magiging masaya yung lalaki. Magiging less talaga yung possibility na magkagulo kayo o mag-away kayo. Pero kung away ka, magkagulo kayo, betamil yung nakuha mo. Okay, dahil kung gaganyanin ako ng babae, let's say, sabihin na natin, kahit ano man maging problema namin, hindi ko aaway ng babae, pero iiyak pa din siya. Okay, pero yung pag-iyak niya na yun, o yung pamumroblema niya sa akin na yun, o yung drama na mararamdaman niya na yun, ay drama na sabihin na natin, mas magugustuhan niya. Okay, iiyak pa din ang babae sa alpha. Iiyak at iiyak ang babae sa isang dominant na lalaki. Okay, at yung pag-iyak niya na yun, sa totoo lang, mas magugustuhan niya pa. Okay, pero gaya ng sinasabi ko sa inyo palagi, ang mga babae ay hindi nila alam ang tunay nilang gusto. Sabihin lang gusto na ng nice guy, pero maghahabol sila sa bad boy. Lalo na pag nalaman lang kung gano'ng kaboring ang nice guy. At yun yung pinupunto ko dito. So kung hindi naiiyak yung babae, o hindi na mga problema sa yung babae, o kung hindi ka na magiging laman ng utak niya, o kung hindi na siya mag-wonder sa'yo, o hindi na siya, sabihin na natin, hindi ka na magiging laman nga ng utak niya, o kung hindi mo makokontrol ang emosyon niya, yung babae, mawawala naman siya ng gana. Okay, at yan ang kadalasan na reason kung bakit naghihiwalay ang isang relationship o naghihiwalay ang couple o lumilipat ang babae sa ibang lalaki o yun nga, na tinatapos ng isang babae ang isang boring na relationship dahil nga nangyayari ang bagay na yan. Okay? Pero again, sa mga kababaihan na nakikinig dyan, tama yung sinasabi niya. Suportahan mo yung lalaki mo, pasayahin mo yung lalaki mo, gawin mo lahat ng magagawa mo para mamuhay na king yung lalaki mo. Pero sa mga kalalakihan naman dyan, okay, gagawin lang ng babae ito sa inyo kung mataas ang value mo. Okay, kung kaya makita niya na masculine ka, kung hindi ka beta male, okay, kung alpha ka, kung high value ka, okay, kung pre-selected ka, okay, kung kaya mo iparamdam sa kanya yung emosyon na hinahabol-habol niya, okay, kung takot siyang mawala ka, okay, dahil nga may value ka, okay, yan lang yung time na gagawin ng babae ito. Huwag ninyong puwersahin ng mga babae na gawin niyang bagay na yan kung hindi niya gusto dahil ang babae nga ay emotional. So, dapat maramdaman niya na gawin ang bagay na ito para gawin niya ito sa iyo. Okay, hindi ka tulad ng mga grupo dyan, di ba, na pinipilit kayong ginagawang rebelde, di ba, yung mga feminist, di ba, ginagawang rebelde yung mga babae sa lalaki. Yung mga MGTOW naman, ginagawang rebelde yung mga lalaki sa babae. Okay, kumbaga, gera nila yan eh, feminist versus MGTOW eh, di ba, sila yung nag-aaway, hayaan nyo na lang sila mag-aaway, mag-hate sila sa isa't isa. Hindi natin pwedeng i-hate ang isa't isa. Instead, ang pwede nating gawin o ang dapat nating ginagawa ay hinahanapan na lang ng solusyon kung paano magiging maayos ang lahat. Okay, well, yung pagdating sa relationship, pagdating sa pag-aasawa,
wala na tayong magagawa dyan. Okay, hindi dahil lang sa kasal o dahil lang sa, sabihin na natin, dahil sa annulment o sa divorcio. Okay, hindi lang dahil ganun. Okay, kundi dahil pati na din sa attraction at interest. Dahil once na ibigay mong relasyon, o lalong-lalo na isingsing mo yung kasal na yan, yung babae mawawalan at mawawalan ng gana yan sa'yo. Okay, dahil nga, wala na siyang chini-chase. Okay, at sumuko ka na nga kasi kaya ang dami din nag-work na kasal. Kaya ang dami din nag-work na relationship. Okay? Kaya hindi mo pa rin pwedeng ibigay talaga yan. O hindi yan yung pinupunto ko dito. Kundi yung, kumbaga, ma-enjoy mo pa rin yung market. Okay? Yung sexual market. Ma-enjoy mo pa rin yung dapat mong makuha dahil nature ng lalaki ang sumibak. Kasama yan. Parang pag-ihi mo, pagtain mo, okay? Pag-kain mo, okay? Kasama yung bagay na yan. So, kung tatalikuran mo yung bagay na yan, magkakaproblema ka. And someday, maghahanap at maghahanap ka o pag bumigay ka na at naisip mo na kailangan mo na makipag-sex, baka mag-simp ka pa, baka magbayad ka, o kaya sabihin natin makuha mo yung babae hindi mo gusto dahil yun lang yung pinakamadali dahil na hindi ka marunong mambabae. Okay, napaka-importante niyan. Okay, hindi kasalanan sa Diyos ang aminin na gusto mo ng babae. At ganun din sa mga kababaihan sa inyo. Hindi kasalanan sa Diyos o kasalanan sa buhay. Okay, na aminin na gusto mo ng lalaki. Okay, dahil nga, ginawa tayo para sa isa't isa. Okay, kaya huwag kayong magrebelde. Huwag kayong sumali sa mga ano nila, sa mga bullshitan nila sa buhay nila. Kung gusto nila mag-away, ayaw ko na ng babae yung lalaki, ayaw na ng lalaki ng babae, hayaan nyo sila. Pero dun lang yun sa grupo nila. Hindi yun yung tama at hindi tayo dapat sumama dun. Kung ayaw na nila maging competitive at hate na nila ang mundo, o hate na nila pati mga mama nila, okay, o hate na nila yung ano nila, yung buhay nila, then let them hate their lives, okay? But do not hate yours, okay? Dahil, ang daming ways para maging masaya, ang daming ways para maging successful, ang daming ways para maging you know, manalo nga sa buhay, maging successful in life. So don't hate that. Instead, look for solutions. So mag-adapt tayo sa sitwasyon. Kung ganoon na ngayon, mag-adapt tayo sa sitwasyon tapos maghanap tayo ng solusyon. Gaya nga sinabi ko noong nakaraan, 'di ba, sa post ko tungkol doon sa Paris, 'di ba? Pagkakasabi ko doon, ang taas na pala ng presyo ng Paris ngayon. So hindi po pwede na porque tumaas yung presyo ng Paris, eh magre-reklamo lang tayo na mahal na yung Paris. Okay, kumbaga, dapat instead ang ginagawa natin ay naghahanap tayo ng paraan o tinudoble natin yung ano natin, yung grind natin para nang sa gayon ma-afford natin yung gusto nating ma-afford. Dahil nga nag-evolve ang mundo, nagbabago ang mga bagay-bagay. So dapat pati ikaw sumasabay ka dun sa bagay na yun. Okay, pero again, so mga kababaihan dyan, ganyan lang talaga dapat ang gawin nyo. At matuto kayo pagdating sa performance niyo sa kama. Okay? Pero ang trabaho naman natin mga lalaki, dapat ganahan naman sila na gawin sa atin yun. Dapat natural yung, kumbaga, mararamdaman ng babae sa atin. Pero manipulado. Okay? Pero natural pa rin yung nararamdaman nila. Emotional pa rin yung nararamdaman nila. Tapos mamanipulahin natin yung para lumabas yun. Dahil tayo ngayon master, di ba? Mga alaga mong ano yan, pet, ha? Pet mo yan, dapat mapasunod mo yan, dapat mapaamo mo yan, dapat mapagawa mo sa kanya yung gusto mo ipagawa nang dahil gusto niyang gawin yun para sa'yo. Okay? Hindi yung gagawin niya kasi inutusan mo o kinontrol mo siya. Babae yan, tao pa din yan. Okay? Huwag mong, kumbaga, itratong parang alipin mo o robot yan na walang nararamdaman na dapat isubo niya yung hotdog dahil lang lalaki ka, hindi ganun. O dapat sabihin na nating umupo siya sa ibabaw mo, okay, at magsayaw ng 8-8, okay, shoutout YouTube, magsayaw ng 8-8, gumiling-giling na parang helicopter, okay, gumiling ba helicopter, parang hindi na yan, umiikot-ikot lang yung propeller, yung helice niya, di ba? So yeah, o kaya gumiling-giling nga, lumayaw ng gumiling-giling ni Will Reveal yung eh, okay, yung babae nang hindi ka naman niya gusto. Gagawin niya yung bagay na yun dapat dahil gusto niya. Okay, hindi dahil pinilit mo siya. Emotional ang babae. Kung hindi ka niya gusto, hindi ka niya gusto. Kasalanan mo yun. Bigyan niyo ng choice ang babae pagdating sa lalaki. Hindi po pwedeng porque lalaki ka o sinabi na ginawa ang babae para sa lalaki, gagawin niya na dapat lahat ng mga bagay na gusto mo. Hindi ganun yun. Okay? Kahit ikaw may choice ka din, di ba? Hindi naman lahat ng babae pinipili mo. Okay? So, ibigay natin yun sa kanila. Okay? At isa pa,
hindi naman turo ng feminism yung ganun. Kumbaga, yung pagpili nila ng mate ay parte ng nature yun. Okay? Ang tawag natin doon ay natural selection. So, kung hindi ka attractive, hindi siya interesado sa'yo, then huwag kang umasa na yung babae ay gagawin yung mga sinabi niya dito sa video na ito. Okay? O gagawin ng babae mo yung sinabi nung sinabi ng babae na yon. O yung sinabi nga, kumbaga, gagawin ng babae mo. Ay yung ginawa nung o sinabi ng babae kanina doon sa video na yon, okay? Para gawin ng babae yung sinabi ng babae na yon sa video na to, ang dapat mo ring gawin ay mag self-improve ka. Pero hindi rin sila ang tututukan mo. Kundi ang tututukan mo ay yung self-improvement mo, ha, yung pagtaas ng value mo, okay? Grind and purpose mo, dahil kapag kaya naman ang nawalan ka, then wala rin babae na magpapatigas ng tip. Additional lang, para sa mga kababaihan dyan, hindi porque sinabi niya na ang dapat mong gawin ay patigasin lang si Manoy, ay dun ka lang na magfo-focus, okay? Mga babae dyan, mga sabihin na nating mga G na babae dyan, okay kayo, dapat kasabay pa din ang self-improvement, dahil kahit gaano ka kagaling magpatigas o kahit na ano pa ang performance mo, kung hindi ka aya-aya ang itsura mo at ang personality mo, hindi pa din kami magiging masaya. Tandaan ninyo, kapag ka masaya ang lalaki ninyo, sigurado magiging mas productive yan, mas magiging motivated yan, mas magiging maayos ang pag-iisip niyan, mas makapag-focus siya sa purpose niya, sa grind niya, de, mas konti ang magiging problema ninyo. Meaning, mas magiging masaya kayo. Okay, dahil in good mood siya palagi, palaging mas malaki ang kita niyan, mas gumaganda ang buhay niyan. Kumbaga, lahat ng positibo, mas magagawang maganda ng isang lalaki kung tama ang pag-iisip niya. Kumbaga, huwag ka na ngang dumagdag. Dahil sa dami na nga ng problema namin, sa dami na nga ng pinagdadaanan namin araw-araw o mga challenges, huwag ka nang dumagdag. Dapat isa kang tagapagbawas ng mga nararamdaman namin na yun. Diba? Kaya nga yung iba, hindi ako kasama dyan. Ibang mga kalalaki yan, pumupunta pa ng mga B-Rouse, diba? Yung mga club na may binabayaran ng babae, yung mga simp, yung mga beta male, diba? Dahil nga hindi sila masaya sa mga asawa nila, sa mga girlfriend nila, o sa mga babae nila. Okay, pero kung mapapasaya mo siya, kung palagi kang sexy, palagi kang maganda, palagi kang mabango, palagi kang feminine, at palagi kang submissive sa kanya, o palagi mo pinapatigas si Boy George, pinapatigas, shout out to you. Ay, parang dami nun. Ikabilaan, bukak? Mga nanonood ng mga J.E.B. naman dyan, ha? Japanese, dyan. Ayun, alam niyan kung ano yan, yung bukak. Anyway, so yun nga, gaya na sinabi ko nga, hindi po pwede o hindi sapat na yun lang. Okay? At kung maging ganun ka man, at magawa mo na ng maayos yan, maniwala ka sa akin, mas magiging masaya ang relasyon mo. Lalo na kung makakilala ka ng isang katulad ko.